guys, mag-uumpisa na tayong mag-harvest ng prune. Dun sana o, sa kabila. Kaso nga lang, malayo na. Eto. Eh, bakit ba dito ako? Pukwa, Jusrila. And guys, o. Oh. Ayan. Bakit ba dito ito eh? Ayan, guys. Lipat tayo konti. Habang sila po ay nag-harvest ng prune, ayan. Ayan dun sila. Hindi pa tapos ang pagka-harvest na aking mag-ama ng prune. Ayan. Angel, there's one. Dropped on the floor. Ayan. Ako naman po dito sa baba, mag-harvest ako dahil nakita ko ang daming kulitis. So ilalagay ko po ito mamaya sa aking manok. Dahil every weekend po, nag-harvest na kami ng aming organic na manok. So, ayan po. Di po ba? Ang ganda kasi hindi ko na kailangan bumili ng gulay at prutas. Dahil meron na kami sa aming garden. Ayan po. Ang maganda po kasi fresh siya. Mga bagong sibol na mga, ayan, na mga kulitis, hindi siya matigas. Ayan guys, alam niyo po, kaya gustong gusto ko po sa probinsya kasi maliban sa marami kang libreng ano tawag nito, libreng pagkain, ayan, nag-i-enjoy ka kasi hindi gaano stress pag nasa probinsya. Basta masipag lang po tayo sa probinsya. Mabubuhay po tayo. Huwag lang po tayo maghanap ng, syempre, luxurious life. Kaya, makakain lang po tayo ng 3 beses isang araw. Meron tayong bubong na masisilungan. At makakabili tayo ng ating pangangailangan. Okay na po yun. Tingnan niyo po, ang dami oh. Wow. Swerte ko naman. Hindi kasi, dito kasi sa France po, hindi nila ito kinakain. Yung mga ganitong pagkain. Kasi hindi nila kilala. Sabi nga ng biyanan ko, toxic daw. Eh sabi ko, sa amin yan, kinakain yan. Nilalagay sa munggo. Ayan. So, sana, kung meron lang akong seeds ng okra at saka saluyot. Naku. Yung mga next time magpapabili ako sa Pilipinas, papadala dito ng mga seeds ng, yan o, tingnan nyo po o. Dami. Ano po to? Pero meron din ako dun sa bahay, sa city, sa flower pot ng kulitis. Pero, syempre, iba naman po dito. O, di po. Ang dali lang i-harvest kasi fresh na fresh po siya. Ayan. Fresh na fresh po siya. Ayan. Especially nung nakarang araw. Umulan. So, magandang kanilang tubo. Ayan. Kaya, kung ako pong papipiliin, kung may hanap buhay rin lang naman sa probinsya, sa probinsya po ako titira. Guys, tingnan niyo po, oh. Dito sa baba ng prune tree, ayan sila po nag-harvest. Ayan. Dito naman po, sa baba niya, grapes. Vineyard po, kasi medyo malawak yung vineyard. So, ayan po. Malapit na ito mahihinog. Ayan. Pwede na makapag-harvest para kainin. Ayan, di po ba? Dami. Maganda pag ulan, init, ulan. Maganda. Masubukan niya. Konting ano na lang. Konting mga linggo na lang. Maharvest na siya. Ayan. Ayan. Papatuloy ko po munang mag-harvest ng aking kulitis. Talagang, ayan, siyempre, amaya, magtitinaw lang ako. So, meron naman akong isang, ano tawag nito?
isang basket na kulitis. Yan guys, especially ngayon, lockdown. Especially ngayon, pag, alam niyo po, dahil nga sa lockdown na to, nagiging mahal na rin yung mga pagkain. Kaya kailangan po magkaroon tayo ng initiative. Tayo na sa probinsya, kahit na sa syudad po, kung pwede po tayong makapagtanim, magtatanim po tayo. Kasi wala namang masama pag nagtanim tayo. Kasi pag may tinanim, meron po tayong aanihin. Ayan. Alam niyo po, very lucky lang talaga ako. Meron akong privilege na makapag-harvest ng mga, eto, nature lang to. Hindi ko naman tinanim sila, tumubo lang sila. O, diba? Tapos, ini-enjoy na namin. At luckily, yun yung aking anak, lalaki. O, yan na. Ayan. Umuha na siya ng grapes. Umpisa na siyang kumain. Sibong? O, kwa? Aba, paskay, isang prune yun. Ayan, sabi daw na. Yung prune daw, be careful. Kasi meron daw ng mga, may mga worms. Kasi sabi ko, overripe na, kaya dapat i-harvest na. Ayan. Eto. Diba? Angel, where are you going? Ayan. Merong kapit na rin nagtanong. Ano daw ang ginagawa ko? Sabi ko, nag-harvest ako ng spinach. Sabi ko, hindi niyo kasi ito alam kasi hindi naman ito kinakain dito. Pero ako dahil Asian ako, alam ko na kinakain ito. Ayan. Ito na pata. Dun sa una. Ito. Oh. After po, ng pag-harvest natin ito, dito sa backyard, sa vineyard, parang dami-dami, oh. Uy guys, talaga, kung meron na kayong lupa sa probinsya, kahit yung mga bundok-bundok po, naku, marami kayong makapakinabangan talaga. Kung alam niyo lang po gamitin yung lupa, ayan, oh. Diba malapit nang mapuno yung aking shopping bag? Ayan. Pag ano, pag sobra to sa aming gagamitin, ilalagay ko po sa freezer, hukugasan ko siya, tapos ilalagay ko siya sa freezer para pag hindi na season ng kulitis, eh, meron na po akong kulitis na stock. Ayan. Ayan guys. Pagkatapos po nito, mag-harvest po tayo dun sa kabila ng apples kasi marami na rin nakukulog sa lupa. Kailangan po natin. Eh, kailangan. Sa kanila po, inayaan lang nila yun. Pero ako, talagang nag-i-enjoy po talaga ako na i-harvest. Kasi, alam nyo, mas masarap na bumibili ka lang, pero mas masarap po, meron kang inaani na binibigay lang sa'yo ng nature. Ayan po. Ayan. Umus na. Ubus ko na ito. Marami pa po doon sa kabila. Ayan. So, halos isang basket na. So, malaking bag ko tayo sa kabila. So, ayan po. Naku, hindi na maubus-ubus kaka-harvest. Dito tayo sa kabila. Ay! Tingnan mo walang, walang pakinabang pa ngayon yung grapes kasi medyo hilaw pa. Pero later on, ang karo nito, marami ng pakinabang yan. Ayan. Yun, dami. Yun, dami. Dami, guys. Ito sa mga syudad, hindi ito pinapansin. Pero sa totoo lang, mas mabubuhay ka sa probinsya na maraming libre. Ayan. Ayan. Kahit sa gilid kila ng kalsada dito, sa probinsya meron ito eh. Hindi nila pinapansin dahil hindi naman nila alam na pagkain ito. Ayan, dito tayo guys. Ayan. Habang nag-harvest ako ng kulitis, makikita niyo po yung mga grapes na ito. Habang dito ako, nalala ko yung mga bagong sibol na kulitis. Ayan po, mga grapes. Dito. Wee! Ayan. Ayan. Uy, may namatay na. Wee, inabahin. Ayan na, pusin ko muna ito. Hello guys, dito na naman po tayo sa kabila. Ayan. Sa ibang sulok na naman tayo ng garden. Ito po, mas madali kasi mababa lang. Pero isang branch lang po siyang nagbigay ng maraming bunga. So mag-harvest na tayo ngayon. Pero gudi. Ramas. Ay, biyan lang. Ayan, tingnan niyo po. Oh. Dali lang. Dito lang ako nakaupo. Ayan. Ayan, asawa ko kumakain. Diba? Ang sarap talaga ng may itinanim. Pero etong prune na to, kami po ang nagtanim nito. Kaming mag-asawa, kaming nagtanim. Ayan. Amo, nakaupo lang siya. Oh, 'di ba? Dami pang bunga. Oh, 'yan guys. Pag may itinanim, may aanihin. Ayan. So ngayon, ngayong araw, ang harvest namin are prune, tapos kulitis, tapos ayan, tingnan niyo po, daming prune namin. Tapos ayan, madali lang siyang i-harvest kasi yan ka lang, nakaupo ka lang. Ayan, no? Kaupo lang ang asawa ko. Ayan. Ito lang yung medyo mataas sa taas. Pero naman mataas. Ayan. Tapos, punta po tayo dun sa unahan. Tapos nang i-harvest ito, sa isang sanga, punta po tayo dun sa unahan. Merong apple doon eh. Mag-harvest tayong konti. Guys, ito meron kaming, kami din nagtanim nito, pero ba, ewan ko ba kung bakit. Medyo hindi sila lumalaki. Oh. May sakit yata. Kagat nga. Hindi pa sila sinog. Medyo maasim pa.
Ang gagawin ko, punta ako sa kabila. Titingnan ko doon ang isa pang apple tree. Mababa lang siya, guys. Guys, ito po yung prune tree na pinagkunan namin ng ibang prunes. So, ito, meron naman ditong dwarf na apple tree. Harvest po natin. Tingnan niyo po, oh. Kandahulog lang siya. Ayan. So, mapipick up po tayo. Ayan. Ang disadvantage lang po ng organic kasi madali silang, pero eto kasi hindi naman namin ta, minsan man hindi to nagkaroon ng artificial na fertilizer na inilagay. As in lang po, ayan, ay mag-harvest ng apples. As in, tinanim lang siya at iniwan. Ayan, siguro kung everyday kami dito, mas maaalagaan ko. Tingnan nyo, meron siyang ganito. Pero, so far, ang iba naman, okay naman. Ayan. So, ayan. Yung medyo pula po, yung eto, mga eto, pwede na itong ma-harvest. Ayan, yung mga medyo orange na yan. Pero yung mga eto, yung mga green pa, hayaan na lang po muna natin. Ayan, di po ba? So, ayan, nakandahulog na. Pero yung ibang maganda naman, eto, kunin ko to, ayan. Eto. Tiago, dia. Eto. Tingnan mo. Madali. Diya. Amen na pa ni. Madali. Ha? Masipa, garam. Ayan. Di po ba? Ang ganda. Iliban? Maasim daw. Maasim daw. Paano yung... Aba, paskita, prile. Lepom kay paasim yun. Ayan. Paano? Hindi niya alam kung... Hindi niya alam kung... Ano i-harvest niya. Ayan, guys. So, ayan na lang muna, guys. Hayaan na muna natin yung ibang mahinog. So, maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo uli. Ngayon, sa buhay probinsya namin, sa aming pag-harvest ng aming mga fruits and vegetables, guys, ina-encourage ko po talaga kayo na magtanim po kayo ng kahit anong bagay na mapapakanabangan ng inyong mga tiyan, ang ating mga tiyan, kahit nasa city or nasa province man po tayo, kasi pwede po talaga nating magagawa yan. Marami po akong videos sa aking YouTube channel sa eden-tiad/supermama about gardening sa city or sa province po. So yun, pwede nyo pong panoorin yun. Makapagbigay po sa inyo ng idea kung paano po maging food resourceful po tayo at magkaroon po tayo ng sarili nating pagkain. Kahit konting portion lang naman po at saka organic po siya. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli, Eden Tia, nagbabate dito sa aking channel sa eden-tia/supermama at antabayanan po ninyo ang iba ko pang video every Tuesdays and Thursdays 8 p.m. the Philippines time. Maraming salamat po. Bye-bye!